Hello. So for today's video, papakita ko sa inyo paano magluluto ng mais na may turmeric. So simple lang. Unang-una, hugasan mo na yung mais or depende sa inyo. Pwede din kayong magsalang muna ng tubig sa isang kaldero or sa isang palayok. Ang ginagamit ko kasi is palayok. Ayan. Ayan, kumukulok na po yung tubig. So, kung magtatanong kayo kung ilang measurement, ilang cup ng mais o ilang cup ng tubig ang lulutuin ko, hindi ko po kayo masasagot. Kasi pag nagluluto ako ng mais, tinatansya ko lang yung tubig. Gaano karami yung tubig, ganun din yung mais. Kasi yun yung sa bukid namin, hindi kami gumagamit ng measurement. At sa mga nagtatanong dyan kung saan po available ang mais, dito po sa Visayas at dito, lalong-lalong sa Mindanao, marami po tayong mais. Sa Luzon dyan, iwan ko lang sa Luzon. Siguro nasa ano, nasa mga mall or basta. At hindi pa rin ako nakapunta dun sa Panabo kung saan meron doon nagtitinda ng mais. Natatanong ko man lang, or tatanungin ko man lang kung meron, pwede ba sila mag-deliver ng mais. So actually, this is not corn rice. Iba po yung corn rice. This is not corn rice. This is corn grits. So ayan po, kumulok na po yung ating tubig. Ilagay na po natin ang mais. So sa Bisaya, ito ay tinatawag na buyok. So ang ibig sabihin ng buyok, pag kumulok na po yung tubig, ilagay niya na po yung mais. O yung tinatawag na corn grits. Ang mais po, meron po siyang ano, meron, napadami ata yung tubig. Ang mais po, meron po siyang mga numbers. Number 10, number 12, number 14, number 16. Para sa akin, ang pinaka gusto ko is number 16. Kasi yung pinong-pino. Ito naman, itong ginagainong sinasain ko ngayon, bigay ito ng taga Palakapaw, Bukidnon. Yung pamilya na nagligtas kanila kay Sir Alvin sa kapahamakan. Ayan po, medyo maraming tubig. So, depende yan sa inyo. If maraming tubig, kayo na po bahala mag-adjust. Kasi nga, hindi ako ano eh. Hindi ako sanay sa mga measure na yan. Ayan, ito na. At saka ito, pag ganito na, hinaan na natin yung apoy, tapos lalagyan na natin ng turmeric powder. Lagyan natin, depende sa inyo kung ilang kutsara ang ilagay nyo, basta sa akin is isang kutsara lang tama. Ayan, at haluin natin. Haluin hanggang, teka lang. Haluin ko muna ha, bago ko ipapakita sa inyo. So ayan po, ang benefits po ng turmeric ay anti-cancer. Siyempre, anti-cancer. Maraming nagsasabi dyan na lahat na lang daw ang sinasabi ko anti-cancer. Okay lang. So yan po. Haluin po hanggat maging ganito na siya. So ayan. Ito yung gagamitin ko sa panghalo. Mas maganda po. Ipapakita ko na. Ito yung gagamitin ko sa panghalo. Ang aking organic na luwag. Ipapakita ko na sa inyo. Kasi we're going to halo na. Ayan. So ito na po yung ating mais with turmeric. So once again, depende yan sa inyo ha. Basta ako hindi na ako gumagamit ng magme-measure. Kasi
sanay ako sa pag ano. So takpan muna natin. Tapos ito yung ginagamit ko sa pagluluto ay palayok. Kasi I like palayok. Kasi palayok, yung outcome ng palayok is very ano, very maganda at very masarap. So ayan. Hukayin ulit natin. Haluin pala, hindi hukayin. Bisaya talaga ako, no? Haluin, ayun. So parang siyang lugaw, pero hindi siya magiging lugaw kasi iano pa na natin ito, paanukan or ibabad pa natin. Yan, so ito na po 'yon. Kasi malaki 'to eh, malaki 'tong mga ano, number 12 ito eh. So ayan. Magluto tayo ng ulam mamaya. Ano kaya ang best partner nito? Walang iba kundi ang so ayan. So maghintay ulit tayo ng mga 1 minute para hukayin sa huling pagkakataon. So once again, welcome to my kitchen. Very small kitchen but very good. So ayan po, ayan po yung ginagamit ko sa pagsaing ng mais. So ayan po, panghuling halo na siya. So ayan, wala na yung tubig. So once again, this is my turmeric corn. This is maganda para sa mga nagdi-dieta. And also, this is anti-cancer because of the turmeric. Ang nilagay ko is isang ayan. So ayan po. Ito na po ang so itong ano ko, itong palayo ko good for 2 persons sa isang kain. So ayan. Ibababad na natin sa eh, hindi ibababad. Ya ano tawag doon? Papabayaan na may mahinang apoy. So ayan, pahinaan na po natin yung apoy. At maghintay tayo ng hintay tayo ng 10 to 15 minutes. Okay, so yan. So ano ko yung magandang partner nito? Abangan!